Ang Pilipinas ay sumang-ayon sa Sweden upang makakuha ng 12 sa mga pinaka-advanced na Gripens. Ang Pilipinas ay malapit nang mag-seal ng isang kasunduan sa Sweden upang makakuha ng isang squadron ng 12 multi-role fighter na nagkakahalaga ng 61 bilyong piso, sinabi ng isang tagapagsalita ng depensa noong Biyernes. Sinabi ni Direktor Arsenio Andolong na nagsagawa ng serye ng mga pagpupulong ang mga delegado mula sa Pilipinas at Sweden upang tapusin ang kasunduan sa pagkuha ng mga materyales at kagamitan para sa pag-upgrade ng mga kakayahan ng militar. Sinabi ni Andolong na ang magkabilang panig ay inaasahang pumirma ng isang kasunduan sa susunod na buwan sa Sweden. Anya, ang logistics cooperation ay bahagi ng commitment ng dalawang bansa sa ilalim ng Memorandum of Understanding, MOU, concerning cooperation in the acquisition of defense material na nilagdaan noong nakaraang taon. Sinabi niya na ang mga kinatawan mula sa Department of National Defense, DND, Department of Finance, at Department of Foreign Affairs, ay nakipagpulong sa Swedish delegation na pinamumunuan ni Ambassador Annika Thunborg. Layo ng Sweden na lumahok sa pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng Horizon 3 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, partikular sa Multi-Role Fighter, MRF, Aircraft Acquisition Project ng Philippine Air Force. Nag-alok itong magbenta ng isang squadron ng JAS-39 Gripen sa Pilipinas sa halagang US$1.2 bilyong. Nag-aalok din ang Estados Unidos ng 12 F-16 na nagkakahalaga ng US$2.4 bilyong, ngunit kasama sa package, ang pagpapanatili at pagtatayo ng isang submarine base sa dating US Naval Base sa Subic. May kabuang 400 bilyong piso ang inilaan para makakuha ng 40 na multi-role fighter sa susunod na 10 taon sa ilalim ng binagong Third Horizon Modernization Program. Plano ng Pilipinas na gumastos ng halos 2 trilyong piso hanggang 2034 para mapahusay ang Area Denial at Maritime Domain Awareness Capabilities nito habang umuusok ang tensyon sa South China Sea. Sa gitna ng pagmamadali at pagmamadali ng lungsod, isang makasaysayang kasunduan ang malapit nang buuin ang landscape ng depensa ng Pilipinas. Tinamaan ng araw ang mga dignitaryo na nagtipon-tipon sa palasyo ng Malacañang, kung saan si Pangulong Aguinaldo ay nakatayong mataas na nagpapalabas ng hangin ng determinasyon. Matagal nang hinahangad ng Pilipinas na palakasin ang mga kakayahan ng Air Force nito, at pagkatapos ng mga buwan ng negosasyon, isang pambihirang tagumpay ang sa wakas ay nakamit. Sa isang napakahalagang kasunduan, nakipagkasundo ang Pilipinas sa Sweden na kumuha ng 12 Gripen fighter jet, isang desisyon na magpapalaka sa depensa ng bansa, at magmarka ng isang makabuluhang milestone sa mga pagsisikap nitong modernisasyon ng militar. Para kay Pangulong Aguinaldo, ito ay isang sandali ng tagumpay. Nakatayo sa harap ng isang pulutong ng mga mamamahayag at opisyal ng gobyerno, nagsalita siya nang may pananalig tungkol sa kahalagahan ng pag-secure ng mga hangganan ng bansa at pagtiyak ng soberanya nito sa harap ng umuusbong na mga hamon sa seguridad. Ang pagkuha ng mga Gripen fighter jet na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong para sa ating bansa, deklara ni Pangulong Aguinaldo. Ang kanyang boses ay umaaling ngaungaw sa pagmamalaki. Papahusay nila ang ating kakayahang protektahan, ang ating kalangitan, at pangalagaan ang interes ng ating mga tao. Ang DL, na nagkakahalaga ng 61 bilyong piso, ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mga advanced na hardware ng militar, tungkol din ito sa pakikipagtulungan sa Sweden, isang bansang kilala sa kadalubhasaan nito sa teknolohiya ng aerospace. Ang Gripen fighter jet ay kilala sa kanilang versatility, agility, at cutting edge na mga kakayahan na ginagawa itong perpektong pagpipilian para sa mga pangangailangan ng depensa ng Pilipinas. Habang natuyo ang tinta sa kasunduan, ang pananabik ay bumalot sa hanay ng Philippine Air Force. Para kay Colonel Ramirez, isang batikang piloto na may mga taon ng serbisyo sa ilalim ng kanyang sinturon, ang pag-asam ng paglipad ng Gripen ay isang panaginip na natupad.
Alam niya na ang makabagong sasakyang panghimpapawid na ito ay magtataas ng mga kakayahan ng hukbong panghimpapawid at magbibigay daan sa kanila na tumugon ng mabilis sa anumang banta na darating sa Abot Tanaw. Ang mga programa sa pagsasanay ay mabilis na isinagawa, kasama ang mga piloto ng Pilipinas na naglalakbay sa Sweden upang sumailalim sa mahigpit na pagtuturo sa pagpapalipad ng Gripen. Sa bahay, ang mga crew sa lupa ay sinanay sa maintenance at logistical support na tinitiyak na ang sasakyang panghimpapawid ay magiging handa para sa pagkilos sa isang sandali. Sa paglipas ng mga buwan, dumating sa Pilipinas ang mga Gripen fighter jet, binati ng katuwaan at pagdiriwang. Nagtipon ng mga tao sa mga air base sa buong bansa upang masilayan ang makinis at mapanganib na sasakyang panghimpapawid habang bumababa sila sa runway. Para sa mga kalalakihan at kababaihan ng Philippine Air Force, isang sandali ng pagmamalaki at karangalan ang pagkatiwalaan ng gayong kakilakilabot na mga makina. Sa pagpapatakbo na ngayon ng Gripen, ang Philippine Air Force ay hindi nag-aksaya ng oras sa paglalagay sa kanila sa pagsubok. Regular na isinagawa ang mga pagsasanay sa pagsasanay, na ginagaya ang iba't ibang mga senaryo mula sa aerial combat hanggang sa mga reconnaissance mission. Ang mga advanced na avionics at armas ng Gripen ay napatunayang isang game changer, na nagbibigay sa mga piloto ng Pilipinas ng kalamangan sa anumang pakikipag-ugnayan. Ngunit ang tunay na pagsubok ay dumating nang ang isang dayuhang paglusob ay nagbabanta sa soberanya ng bansa. Habang tumitindi ang mga tensyon, ang mga Gripen fighter jet ay pinaandar, na umuungal sa kalangitan na may nakakabinging kulog. Sa katumpakan at kasanayan, hinarang ng mga piloto ng Pilipinas ang mga nanghihimasok, na nagpapadala ng malinaw na mensahe na ang bansa ay hindi magdadalawang isip na ipagtanggol ang mga hangganan nito. Sa resulta ng krisis, muling tumayo si Pangulong Aguinaldo sa harap ng bansa, sa pagkakataong ito ay may tahimik na kasiyahan. Napatunayan ng mga Gripen fighter jet ang kanilang kahalagahan, hindi lamang sa kanilang mga kakayahan kundi pati na rin sa kumpiyansa na kanilang itinanim sa mamamayang Pilipino. Bilang isang bansa, ipinakita natin na tayo ay handa at may kakayahang ipagtanggol ang ating soberanya, deklara ni Pangulong Aguinaldo. Kasama ang Gripen sa aming tabi, kami ay nakatayong mataas at determinado, handang harapin ang anumang hamon na maaaring haharapin sa hinaharap. Kaya naman, laban sa backdrop ng nagbabagong mundo, ang Pilipinas ay tumayong matatag, isang testamento sa kanyang pangako sa kapayapaan, seguridad, at pagtatanggol ng kanyang mga mamamayan.